What's up guys? Ako nga pala si Michael, ang inyong kabady. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng puppy incubator. Disclaimer lang po, hindi po ako professional. Pero bago po yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe and hit the bell notification button para kapag may mga bago tayong upload, manonotify kayo. At syempre, kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin ngayon, don't forget to like this video. So, tara, simulan na natin. Samahan nyo ako. Tara. Ito yung mga kailangan natin, plastic storage box. Mas prepared ko yung ganitong kalaki para mas maraming puppy mailagay. Soldering iron. Screwdriver. Cutter. Plier. Wire stripper. Blower na 220 volts. Drink holder. 2-gang outlet. Bulb holder or receptacle. 2x2 switch. 1/2 plastic molding. Pen holder. Thermostat. Yung 220 volts. Electrical tape, metal bracket, bolts and nuts, LED bulb, 3 watts, incandescent bulb, 50 watts. Kailangan din natin ng standard plug, hanging switch, pero optional lang to kung gusto nyo maglagay, at flat cord. Habang pinapainit natin yung soldering iron, lagyan muna natin ng marka yung mga bubutasan natin. Unahin natin ang thermostat. Yan, dyan natin ilalagay. Sunod natin ang blower. Yan. Nilagyan ko na pala ng butas yung labasan ng hangin. Yan. Diyan natin lalagay. Sunod natin ang receptacle. Yan. Bali, dalawang receptacle yung gagamitin natin. Isa dun sa bandang gitna para sa LED bulb at isa sa gilid para sa heating bulb or incandescent bulb. Next natin ang cup holder or drink holder. Yan, diyan natin lalagay sa bandang ibaba ng heat bulb. Dito naman sa gilid, dito natin ilalagay ang switch. Yan. Diyan natin ilalagay yung switch. Tapos yung gang outlet. Yan, doon natin lalagay sa kabilang side. Bubutasan na natin yung mga minarka natin gamit ang soldering iron. Yan. Ingat lang kasi mainit yung soldering iron. Kaya safety first. Yan. Butasan natin lahat yung mga minarkahan natin. Ayan, nabutasan na natin yung mga minarkahan natin kanina.
Yan, siguraduhin lang natin na lahat nabutasan natin. Bubutasan din natin yung pen holder. Yan, tatlong butas. Ilalagay natin yan dito sa may gilid sa may incandescent bulb. Nilagay ko na pala yung metal bracket sa thermostat. Ang purpose pala ng metal bracket ay kapag nilagay natin sa ibaba, kita pa rin natin kasi kapag wala, medyo nakayuko yung thermostat natin pag hindi natin nilagyan ng metal bracket. Yan. Unahin natin ikabit ang thermostat. Yan, dito sa bandang ibaba na binatasan natin. I-next natin ang blower. Isunod natin ang drink holder doon sa may bandang ibaba na binatasan natin. Yan. Sunod na natin ikabit ang receptacle na paglalagyan natin ng LED bulb.
Kapitan rin natin yung receptacle na paglalagay natin ng incandescent bulb at ng pen holder. Ilusot natin yung flat cord, tapos saka natin ilusot din ang pen holder. Kabit na rin natin ang switch dito sa may gilid. Next, ikabit na rin natin ang tugang outlet. Ayan, ikabit na natin lahat ng mga dapat ikabit. Ayan, check natin kung matibay yung pagkakakabit natin. Itong thermostat, siya yung magkocontrol ng temperature sa loob ng incubox. Yung red and black wire, siya yung input natin. Diyan magagaling yung power supply natin. Ito yung plug natin. Yan. Ikinabit ko na rin pala yung
hanging switch, yan, para pag sinaksak natin, may control tayo para hindi bigla yung pasok ng power. Yan, yan yung ikakabit natin dito sa red and black na wire. Itong yellow and black na wire, yan yung output natin. Yan natin ikakabit yung mga loads natin, kagaya ng heating bulb, yan yung ikakabit natin, saka yung fan. Kung mapapansin nyo, maiksi yung wire ng thermostat natin. Yan. Maiksi yan. Kaya, nagdagdag ako ng flat cord. Yan. Nagdagdag ako ng flat cord para pag dinaan natin sa ilalim ng incubox, aabot siya hanggang dun sa kabilang side. Naglagay din ako ng mga label sa bawat wire para mamaya hindi tayo malito kapag nag-wiring na tayo. Nilagay ko na rin ng plastic molding yung mga wire sa gilid para malinis tignan. Yan, mag-wiring na tayo. Yan. I-separate natin yung mga wires. Yan. Unahin natin yung output. Yan. Dun tayo sa heating bulb. Pagsama-sama natin yung heating bulb, yung output wire, saka yung fan. After natin pagsamahin yung mga wire, lagyan natin ng electrical tape para safe yung incubox natin, hindi tayo makukuryente. Yan, i-next na rin natin yung natitirang apat na wire. Yan, pagsama-samahin natin yung outlet, LED bulb, switch, at yung plug natin. Thank you.
After natin malagyan lahat ng electrical tape, pagsamasamahin na natin yung mga wires natin. Yan, gamitan natin ng electrical tape para malinis tignan. Ilagay na natin yung LED bulb. At yung incandescent bulb. Yan, itest na natin kung gumagana. Yan, gumagana yung ating incandescent bulb. Gumagana yung ating thermostat. At i-check natin kung gumagana yung LED bulb. Alright. Oh, diba? Madali lang gumawa ng pop incubator. Next video, papakita ko sa inyo kung paano gamitin at paano i-set up ang thermostat ng pop incubator. Kung nagustuhan mo ang video natin, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell notification button para ma-notify ka sa next video natin. Salamat!